Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. At the Last Supper, before his departure, Jesus leaves aside by this, the disciples will be known as his very own. Their love for one another, and the measure of his love is the love of Jesus. For them, which makes Jesus stoop down to wash their feet and to die on the cross. The seal of our belonging to Christ remains the same, our love for the Lord and for one another. May we remain faithful to this commandment. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
May under your protection, protective care, bear much fruit and come to the joys of the eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. After Paul and Barnabas had proclaimed the good news to that city and made a considerable number of disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. They strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith, saying, "It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God." They appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting, commended them to the Lord, in whom they had put their faith. Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia. After proclaiming the word at Perga, they went down to Attalia. From there, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had now accomplished. And when they arrived, they called the church together and reported what God had done with them and how He had opened the door of faith to the Gentiles. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
A reading from the book of Revelation. Then I, John, saw a new heaven and a new earth. The former heaven and the former earth had passed away, and the sea was no more. I also saw the holy city, a new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, God's dwelling is with the human race. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will always be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, for the old order has passed away." The one who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." The word of the Lord. Thanks be to God. Ay walang iba kundi ang ating Panginoon
Jesucristo. Kaya kung ano uri ng pag-ibig, yung pag-ibig na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Isa na nga rito ang halimbawa kung tawagin po namin ay yung turo ng pag-ibig na tulad ng turo ni Jesus ay yung pamatayan din natin ng indissolubility of marriage na ang kasal ay panghabang buhay. Hindi lang sa bagay nagmamahal ka kasi mahal mo ngayon. Bukas, hindi mo na mahal, hindi mo na siya mamahalin. Kaya, sabi na natin, the reference point is Jesus Christ. Pero sa ako po paninilay ngayon sa ikalimang linggo na ito, na ang hapon ay pinamamaning ng pagmamahal, mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. May tatlong puntos sa nais nating pagtuunan ng pansin. Paano nga ba natin maipahayag ang pagmamahal katulad ng pagmamahal na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo? Tatlo lang. Una, maging bahagi yun ang pagtugon natin katulad ng pagtugon na ginawa mo ni San Pablo at ni San Barnabas. Sa unang pagbasa, sa nagawa ng mga apostoles, na kung saan may ano yung ginawa nila, they become an inspiration to the disciples. At yun po yung makita po natin, maging inspiration tayo sa bawat isa. Nakita po natin kay San Pablo at San Bernabe, ang makita po natin kasi ay sila ay pumunta sa iba't ibang mga lugar. Listra, Iconio, Antioch. Na sa kanilang pagpapahayag ito, at nakita po rin, they strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith, saying, it is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God. So, nagbigay sila ng katatagan sa mga disipulo. Ay ito rin po, no? Bilang mga anak ng Diyos na naniniwala sa Kristo muling pagkabuhay, ay ito rin yung maling pagkilos natin. We have to inspire one another kasi alam mo natin na sa mundo ng ating ginagalawan, bagamat alam natin na kahit patutungo sa buhay na walang hanggan, katulad nga po ng ipinahayag sa ikalawang pagbasa na ipinamanig ko sa atin ni San Juan, anong sabi, no? Ay tayo naghihintay sa bagong lupa at bagong langit. Mawawala na yung lupa ito at langit dito, pero magkakaroon ng bagong lupa at bagong langit. At ang sinasabi ko ni San Pablo, para makamit natin yung bagay na yun, natin natin kuminsan, ay kung may mga dumarating yung pagkakataon na tayo ay nanghihina, na tayo ay tinatamad, na tayo ay nawawala ng gana. So ano kinakailangan? Kinakailangan ng mga taong magpaalala sa atin, magpatatag sa atin, na ipagpatuloy mo. Alam po natin na kuminsan sa pagtahan natin sa daigdig na ito, ay tayo nakararanas na mga pagsubo at kumisa makikita natin na ito na naman. We are experiencing the same problem all over again. At kumisa sabi na natin, people who bring the same problem are the same people. Ito na naman yung taong ito na may doon ang problema. Pero sabi nga ko natin, yung panyaya na pinapahayag na Yesus, kinakailangan natin magtiyaga para matamid natin ang buhay na walang hanggan. Kaya, kinakailangan natin na maging inspirasyon sa bawat isa. Nahayaan natin na sila ay magpatuloy sa gitna ng nabanggit na mga paghihirap. Huwag natin patayin yung the fire of enthusiasm. Huwag mo sabihin mga tao kung nais silang tumulong, kailangan kuminsan makikita natin na
Medyo kulang pa ito. Eh kung minsan ang nangyari, pinamatay natin yung kanilang pananalis. Kung minsan siya, halimbawa na lang, ha? Ay gusto ko maging mayor ng ating bayan. Nakita mo naman na hindi siya paanda. Siguro, no? Makita natin na rin, ano yung makita na, ha? Itong taong ito, gusto itong maglingkod. Bagaman, yung pagiging mayor, nasa tingin niya, yun ang kanyang nais sa paglingkuran, ay hindi pa niya marating ngayon. Ay, huwag natin patayin yung kanyang pag-anais na rin, gusto niyang maglingkod. So, maaaring tulungan natin na siya ay yun ang kanyang bigyan ng higit ng pag-amalaga. Maaaring hindi kagad sa pagiging mayor. Maaaring sa pamagitan namin muna ng pagiging barangay tanod, kundi kaya barangay captain. Pero kinakailangan natin na tulungan natin yung term na ginagamit na yun ng mga kabataan nyo. I-push mo yan. Hindi para ipulid sa kapahamakan. Ngunit upang magpatuloy, kasi kung minsan no, bumibigat yung ating katawan, bumibigat ang ating mga pwede, kung minsan ay hinakailangan natin yung bawat isa na itulak na magpatuloy sa kanilang mga gawain, lalong-lalo na kapag pinag-usapan natin yung paglilingkod at pagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal ni Jesus. Tulungan natin ang bawat isa na ito ay mabigyan ng pagkasakupan. Be an inspiration for others. Pangalawa, alam po natin na ang aman ay binibigay ni Jesus, mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Tulad po nang ipinahayag sa amin sa Ebanghelyo ni San Juan, alam natin na ang pangyayaring ito ay nangyari sa huling hamunan. Pagkatapos sa sila yung huling hamunan, ito yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi na ako magtatagal. Ito yung iniiwanan ko sa inyo, pag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Pero huwag natin kalimutan na ito rin po yung seed na kung saan ay yung huling hamunan at yung bagong maghuling hamunan. Ano yun? Yung dinadramatize natin tuwing Huwebes, Santo, yung washing of the feet. Na ano, si Jesus ay lumubog at inugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. At ano yung kanyang pagyayang, maghugasan kayo ng paa. Wash each other feet. So nawa po makita natin na sana po ang ating pagkilos na maipahayag natin na talagang tayo nagmamahal sa Diyos at nagmamahal tayo sa kapwa katulad ng pagmamahal ni Jesus ay maging bahagi ng ating pagtugon na maging katulad ng ating balat. Atin, sabi nga ay parang second skin natin ang alin, ang paglilingkod. Dapat naging bahagi ng ating kalinangan bilang mga anak ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesu Kristo bilang mga anak ng Diyos, alin na tayo ay narito para maglingkod sa bawat isa. Ano man yung ating pinagampanan na trabaho sa dikdik na ito, no? Tayo man bang ay mga housewife, tayo man ay mga public servants, tayo ba ay sa private practitioner, employees, ay makita natin na tayo narito for the service of one another. Narito tayo para sa paglilingkod ng bawat isa. Hindi ba lamang para kumita? Hindi lamang para tayo ay merong maipapakain sa ating sarili at sa ating pamilya. Ngunit alin, makita natin na tayo maglilingkod. At tumunawa yung pangayon ay binibigay ni Jesus. Maglilingkod. Kaya rin po,
Yung hamon ay binibigay yung sa akin ng poong ito kayo. Na nawa ko, kung kahit nasabi natin, magtatayo ka ng isang maliit na sari-sari store. Ay makita mo naman, hindi ka naman nagtayo nito para ikaw ay kumita. Nagtayo ka rito para yung kapitbahay mo ay mapaglingkuran mo, hindi na siya pupunta ng bayan. Maaaring makabili siya ng mas malapit at sa tamang presyo. Maaaring masabi natin na kung hindi mo katulad ng sa bayan, at least ay hindi naman masyado mataas. So, may tindahan ka, may business ka, pero nakapaglilingkod ka. So, na yun ang panalig na sabak of our mind. Maging bahagi ng ating kalinahan. Na makita po natin na ang ating pagkilos ay narito bilang maging lingkod ng bawat isa. At makikita po natin ay hindi po tayo magiging kahaman sa ating pagkilos. Kasi doon natin may papahayag na ito. Ito yung pamaraan ko na makita na ako rin ay makapaglilingkod sa kapwa ko katulad ng pagmamahal na ipinahayag ni Jesus. Pangatlo, makita po natin, balikan po natin yung unang pagbasa sa aklat ng mga apostol. Na maliban po sa pagpapahayag ng pagiging inspirasyon si Bernabe at si San Pablo, ay ano nakita rin natin dahil po sa mga lugar na kami ng pinuntahan, Listra, Iconia, Antioch, ay sila po ay pumili ng mga matatandang mamamahala sa simbahan. Elders of the Church. Pumili sila. Para ano? Tunay na mga, hindi po ito mga pare. Ngunit yung mga namumuno ng simbahan. Kaya po tayo nagpapasalamat sa mga namumuno na ating mga organisasyon ng simbahan, yung po nga ating mga village coordinator, chapel, coordinator, mga puro coordinator, mga namumuno ng bawat organisasyon ng simbahan, magpapasalamat po tayo sa pagkat. Bahagi po yun ng pagkilos ng paglago ng pananampalataya. Pero hindi lang po sana doon. Hindi lang po siguro sa darama ng simbahan. Nais natin kunin ito na maging bahagi po lalo-lalo na sa pag-ahanda natin sa May 9 election. Na tayo rin ay pipili ng mga tao mamamahala sa ating lipunan. Ano nga po, maging bahagi po ng ating pagkilos. Dahil yung pipiliin sana natin ano? Yung pipiliin sana natin ay yung mga tao na makasabi natin na ito, makatutulong sa lipunang ginagalawa ng buong may kabahan. Ang masabi natin na ito, mga tao ito ay talaga makapaglilingkod sa Diyos na kapag pinili itong mga pinili ko na siyang maglilingkod na ipuboto ko sa May 9, ay masabi na ito ay mga taong handang ano, may pahayag din nila yung kanilang sarili na magmahal sa kapwa katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siguro po may kanya-kanya tayong pinili. No? Yung iba pa siguro ay mga nakikinig sa debate ngayon. No? Pero katulad po ni San Pablo at ni San Bernabe, ay ano yung kanilang ginawa? Pumili sila ng mga namumuno. Pero hindi lang basta sila namili. No? Ano ginawa nila? May dalawang ginawa sila bago sila pumili. Una, manalangin. No? Panalangin. Napakahalaga yung panalangin. Binanggit ko na rin po ito nung nakaraang linggo. Sabi ko ay, on bended knees. Sa pamagitan ng nakatiklog na mga tuhod. Ipagdasal natin. Ipagdasal natin sa Diyos. Hindi yung, Panginoon, sana po panalo itong mga kandidato mo.
Tanong natin sa buong magapag, Panginoon, ito ba yung mga kandidato ko? Ay tama ba yun? O baka naman may gusto ka na maging daan o pangtunay na ang ating bayan ay mapabuti yung kadatayuan. Hindi naman natin kinakailangan ng santo at ng mga heroes. No? Pero naman po, ay hindi naman sila yung magbibigay ng lahat ng solusyon sa problema na hinaharap natin. Pero sana hindi na sila yung makadamdam ng problema na ating hinaharap sa kasalukuyang panahon. Pero tanong natin sa puwi ka pa. Magdasal tayo. Baka may gusto sabihin sa atin ng puwi ka pa. Ah, ito. Baka ito yung higit na makatutulong para tayo ay makaahon sa problema na inaharap sa ating lipunan na ginagalawa. Kaya napakahalaga po ang panalangin. Pangalawa, anong sabi, anong ginawa ko ni Pablo at ni Barnabas, anong sabi, anong ginawa ko ni Lero? Nag-ayuno. So alam po naman natin yung pag-aayuno. Hindi pagkain. Hindi pagkain na yung sabihin na hindi ko na ngayon kakain. Iaalay ko muna yung panahon na ito para magabayan ako ng Diyos. Kung talaga itong taong ito, ano siyang ilalagay ko na mamumuno para sa darating na eleksyon. Hindi lamang pwede mo siguro sa pagkain, pwede mo sa inumin. Ah, hindi mo na ako inom ng anak. Pwede mo sa hindi mo na maniligarilyo. O ano mong sakripisyo, pwede na huwag muna kayo magka-tricycle. Maglalakad na lang muna kayo. So, habang kayo naglalakad, sasabihin ng Panginoon, inialay ko po itong maglalakad ko bilang handog ko para ako'y magabayan ninyo para sa mga tao ilalagay ko sa pwesto para katutulong sa lipunan ng ating ginagalaw. At ito nga ito po yung ginagawa natin. With prayer and penance ay bahagi po ito ng pagtugon natin. Pagmamahal sa kapwa katulad ng pagmamahal na Jesus. Kasi bakit? Kasi nagbalagay tayo ng mga tao na tunay na magiging gabay natin sa ating lipunang ating ginagalawa. So ito pong tatlo nito ang iniwan ko po para sa inyo. Tayo ay makapagmamahal katulad ng pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan na una, maging inspirasyon sa bawat isa. Kailan tayo uling makapagbigay ng inspirasyon sa ating kapwa? Pangalawa, maging bahagi unang ating kalinangan ang paglilingkod. Sino ba ang huli natin na paglingkuran? Kailan tayo nakapaglilingkod? Ngayong araw na ito, mayroon tayong napaglingkuran. Pangatlo, pumili ng mga tao iluluklok natin sa kanilang pwesto upang sa ganun ay tunay na makatulong upang mapawalan ang lipunang ating ginagalawa. At maliwanag po, yun ay isang uri ng pagmamahal sa kapwa katulad ng pagmamahal ni Jesus. I believe in God the Father.
Christ, His only Son, our Lord, who was conceived in the Holy Spirit, born of